Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na si Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka sa DWIZ. Hola! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Pilipinas! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Merkules Traditional na Santo. Ayan. Merkules Santo po ang tawag dito ng mga Katoliko, no? Traditional na Martes sa... Merkules Santo na po. Pero araw po ng traditional na baklaran ngayon, senyora. Pero ang tao ngayon, siyempre, kabi-kabila po ay nandoon na po sa iba't ibang mga, mga bisita dito po sa mga probinsya. Ayan. Alam nyo naman, yan ang nakagawian at yan po ang naging... tradisyon ng sambayan ng Pilipino tuwing sumasapit itong tradisyonal na Semana Santa. Kaya ngayon po ay nakadeploy na po ang 59,000 mga pulis. Bakit ang daming pulis? Oo, kailangan. Ba't ano ba yan? Magulo ba yan? Hindi naman ah. Traditional na Semana Santa, nagdeploy ng pulis. Oo, para mapangalagaan. Ayan. Eh, alam nyo naman, may mga untoward incidents na hindi natin maintindihan yan. Depre, alam nyo naman, kailangan natin yan. Kailangan po ang ayuda. Anong ayuda? Ang may kailangan ng ayuda ay yung mga sinalanta ng bagyo. Oo, kailangan din ng ayuda ng mga pulis. Ang tulong sa mga pulis. Kailangan po yan. At kailangan natin yan. At yan po ang diniin ni spokesperson Colonel Jean Fajardo na yung mga tauhan nila, dineploy nila dyan po sa matataong lugar na tulad ng bus terminal. Ayan. Paliparan. Ayan. Mga pantalan. Ano ba? Mga simbahan at maging yung lugar ng pasyalan. Abay, puno na ngayon. Na? Nandun na lahat eh. Nandun na lahat ng mga tao. Di ba sabi ko nga sa inyo, nagsimula na ang pagdagsa ng mga tao sa iba't ibang lugar na yan. At nandun po ngayon ang ating mga kapulisan. May nakalatag na po sila ng mga police assistance. Ayan. Meron silang assistance desk para po sa mga transport hubs, mga highway, yung mga tourist destinations. Para umalalay po sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa. Pero buenas tardes po muna. Ito po ang palatuntunang Teka sa si Señor Pacheco na po. Ang inyong kaboka-boka dito pa rin sa Todong Lakas. May Todong Lakas DWIC. Magandang hapon po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang merienda, magandang almusal, magandang hating gabi, magandang madaling araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Yan po sa lahat ng mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng Digdig na nakatutok sa atin sa pamamagitan ng YouTube at ganoon din po ng Facebook. At siyempre, magandang hapon, buenas tardes sa lahat ng mga amigos at mga amigas natin dito po naman sa Islas de Pilipinas. Ayan. At siyempre, alam nyo po na kami po ay napapakinggan sa pamamagitan ng Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio General Santos, Home Radio Naga, Home Radio Legazpi. Kaya, maayong hapon at marhay nga hapon sa Indugabos. Ayan. Sa mga Bicolano at sa mga Bisaya natin na mga amigos at mga amigas, ngayong araw na ito ng Merkules, samahan po ninyo kami sa pag-atid namin sa inyo ng mga Romero Peking Report, Romero Peking mga balita at Romero Peking mga issue na pag-uusapan doon natin ngayong araw na ito. Na siyempre, pag ang issue pag-uusapan natin, at least kahit pa paano, ang nangangailangan ng tulong ngayon ay yung mga sinalanta ni Don Agaton. Ayan, talaga napaka... Ito si Agaton talaga, alam ko talaga, hindi pa man dumarating si Agaton, alam ko nang mananalasa ito Matindi. Pangalan na pangalan pa lang, senyora. Talagang kita nyo naman ang ginawa niya. Ilan ang inabot? Umabot na ho ng 43 ang patay. Isipin nyo, 43 ang iniwanang patay ni Señor Agaton. Ayan yung bagyong yan. Nalusaw na po. Nalusaw na siya kanina. Alas 10, nalusaw na rin. Kaginang alas 10 ng umaga. At ito po ay ang LPA na po yung bagyong Agaton. Pero batay ho sa datos ng PAGASA, tuloy-tuloy pa rin ha. Senyora,
tuloy-tuloy pa rin ang mararanasang pag-ulan dyan po sa Quezon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Visayas. At patuloy namang nakataas po ang hazards dyan po sa mga coastal waters ng bansa dulot ng bagyong malakas. Talagang pangalan pa lang nakakatakot na. Tinatakot ba tayo nito? Ha? Bagyong malakas. Nung isa, maton yung bagyo natin. Ngayon naman, nagpapakita siya ng malakas. Ah, yung isa, agaton. Puro mga maton ah. Ang titindi ah. Ngayon po, pinapayuan po yung mga mangingisda pa rin natin ah, na manatili muna kayo dyan sa mga pantalan habang inihintay pang bumuti itong kalagayan ng ating panahon. Paalala lang po yan ng ating panatuntunan, ang teka-teka, si Señor Pacheco handang maglingkod sa inyo ngayong araw na ito ng Miyerkules. At tingnan natin muna, at meron pong 75,000 bakuna na donasyon ng Qatar dumating ho sa Pilipinas. Naku, wag naman mapanis sana ito, no? Ang dami na natin supply, ha? At tingnan nga natin itong report nito mula kay Patrol 45, si ang ating kasama, si Raul. Ha? Ha? Okay, nandiyan naman. DWIZ Patrol Report. Okay, tingnan natin si Patrol 45. Go ahead, Patrol 45, roll. 75,000 doses ng Sinovac vaccine na kinabibilangan ng 50,000 donasyon ng Government of Qatar at 25,000 donasyon na Sinovac ng BioNTech sa ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ngayong umaga. Sang-ayon sa Manila International Airport Authority, ang sabing gamot o ang sabing bakuna ay dumating sakay ng charter flight ng Cathay Pacific Airlines sa NAIA Terminal 3 at agad na sinalubong ng National Task Force for COVID-19 at ilang mga opisyal ng embahada ng Qatar sa pamumuno ni Consul Dr. Ali Ibrahim Al-Malki, ang Ambassador of the State of Qatar sa Pilipinas. Si Secretary Galvez ay kabilang din sa sumulubong para sa maikling seremonyas para sa paliparan bago ito pamahagi sa Kalakhang, Maynila at sa mga karating na probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, Nagulas sa Pilme Todo Lacas, DWIC. Maraming salamat, Raul Esperas, sa ating Patrol 45. Bahagi pa rin ang ating mga Romero Peque Report. Dito pa rin sa ating panatuntunan ng Teka Teka, si Señor Pacheco na. At meron naman pong pahabol na report tayo. Magbubula kay Gilbert Perdez, ang ating Patrol 13, rider na hulihan ng mahigit kalahating milyong halaga ng Shabu. At alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Perdez. Patrol 13, go ahead. Gilbert? Kalaboso, ang isang rider matapos mahulihan ng mahigit kalating milyong pisong halaga ng hininalang Cebu at isang kutsilyo sa ikinasang anti-criminality operation sa Datu'al Street, Barangay Napindan sa lungsod ng Taguig. Kinilala naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Jimili Macaraig ang suspect na si Norman Salipada, 27 years old, at volunteer rider ng Barangay Napindan. Nabatid na namataan ng mga otoridad itong si Salipada na may bit-bit daw na balisong habang naglalakad sa kalsada at nakuhanan pa ito ng tatlong malalaking sachet ng hininalang Cebu na nagkakalaga nga ng kalahating milyong piso, hugit pa rito. Samantala, nakuhanan din ito ng ilang piraso ng identification cards o ID ang naturang suspek. Inianda na ang mga kakulang reklamo na isasampa laban kay Salipada. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagulat para sa Pilang Metodong Lakas. DWIZ. Maraming salamat sa ating reporter, si Señor Perdez. At bahagi ng ating mga Romero Peque Report pa rin ngayong araw na ito ng Miyerkules, 13 ng buwan ng Abril, araw po ng Miyerkules. At siyempre, ito pa rin ang teka-teka, si Señor Pacheco, ang inyong kaboka-boka. Nabanggit niyo yung report kanina ni Raul, ano? Yung ating Patrol 45 na inirecommend na kusan po ay dumating yung mga vaccine natin, pero inirecommenda po ngayon ng ating vaccine czar na magkakaroon po ng kalagdagang data encoders po ang vaccination teams at mga social media mobilizers sa mga LGUs at dyan po sa mga at national units para mapataas pa yung kumpiyansa ng mga residente na magpabakuna.
At ipinanukala po ito ni Secretary Galvez na gamitin ang lahat ng mga gamitin po, lalo ito sa mga Muslim na mga kapatid natin, mga Muslim, ano? Yung mga masjid at mosque kung saan sumasambay po itong mga kapatid ng mga Pilipinong Muslim bilang COVID-19 vaccination sites na isasagawaan niya sa buong buwan ng Ramadan. At nagbabala po kasi ang World Health Organizations at ang Department of Health na posibleng magkaroon tayo ng mini surge ng COVID-19 infection dyan po sa may area na yan ng BARM o ng tinatawag nating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa kanilang mababang vaccination na turnout ayon po kay Vaccine Czar Galvez. At lalo pa niya ngayon, nagsimula na po itong Ramadan. Sa ngayon, nasa mahigit na 950,000 pa lang, ha? Ang individual pa lang na mula sa target na 3.5 million populasyon ng rehiyon ang fully vaccinated. Kung gano'n, ang Metro Manila lang ang marami, no? Halos tayo lang dito ang halos bakunado. Pero marami pa rin ang ilan, ha? Dahil kasi hinahabol pa natin ang booster. Ang BARM din po ang may pinakamababa na vaccination coverage mula po sa 17 rehiyon dito sa Islas de Pilipinas. Ay, mahihirapan tayo nito talaga, no? Kung hindi natin talagang maisa sa katuparan itong pagbabakuna, no? At anyway, sasamantalay na siguro itong mga pati mga simbahan siguro, baka lagyan na rin, ano? Ng mga, dahil kasi po magpupuntahan ng mga mag-uuwian ng mga tao sa mga probinsya, samantalahin na dyan. Yung mga pwede nang magbabakuna, maglagay na ng vaccination site na rin siguro dyan. Habang syempre, ngayon po naman ay, alam nyo naman, matindi yung pagagupit ng bagyong Siagaton sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. At batay po sa initial na report, mahigit na 43 na ang mga binawian ng buhay. Meron ding mga nasugatan habang may nawawala pa. Hanggang ngayon, ha? May nawawala pa yan. At may mga nalibing ng buhay, sipin niyo yan, sa at mga kabuhayang nawasak dyan po sa landslide. Isipin niyo yung ginawa ni Agaton. Landslide, flash flood, mudslide, at rockfall. Wow! Well, talaga naman. Ha? Yung rockfall ang mabigat. Ha? Pag nadagan ng kanyan, wala kang laban dyan na Engineer Barreto. Wala kang kalaban-laban dyan. At maraming pamilya po ang lumikas na at walang katiyakan kung paano muling makakapagpasimula. Ayan po. Hindi pa rin nakakabawi. Isipin nyo, hindi pa na nga nakakabawi sa pandemya. Naku, sinabayan tayo itong pagsasalanta ng bagyo naman. Kalamidad naman. Talagang ayaw tayo tigilan, ha? Tuloy-tuloy, ha? Tuloy-tuloy ang hamon ng buhay na kinakaharap natin, ha? Dito sa Islas de Pilipinas. Yung gera, wala tayong pakialam, epektado tayo. Yung gera po sa Russia, no? At saka sa Ukraine, yung gera doon, wala tayong pakialam, pero epektado tayo. Dahil nagtaasan po ang presyo ng ating mga langis, importante po ito. Ito ang barometro ng lahat ng mga pangunahing bilihin natin. At ito pa, nagkakaluwagan pa yung smugglers dito, smugglers doon. Ano ba naman kayo? Ha? Ini-smuggle yung mga ano natin, yung mga pangunahing mga pananim natin. Just imagine, yun na lang ang tanim natin, eh. Kaya nga tayo, kulang na nga yung tanim natin. Pagkatapos, ini-smuggle nyo pa. Nag-i-smuggle pa kayo. Paano pa mabibili yung mga tinanim ng mga magsasaka natin? Lalo na yung mga sibuyas, yung onion. Magkaroon naman kayo ng onion skin. Ha? Magkaroon naman kayo ng onion skin. Di ba, pag banabi natin ng onion skin, di makapal. Di ba, manipis lang. Magkaroon naman kayo ng nipis. Ang kakapal nyo, eh. Sobrang kapal nyo. Kawawa naman yung ating mga onions farmers. Ha? Isipin nyo yan. Problemado sila dahil sa panlalasa ng bagyo. Katapos may insekto pa. Ano ba naman? Pagkatapos may smuggler pa. Ano ba naman yan? Ano ba naman talaga? Ewan ko kung paano gagawin natin dyan. At yung mga mag-aayuda naman, ha? Yung mga tutulong sa mga nasalanta ng bagyong Agaton, pakisuyo lang doon sa mga kandidato. Siyempre, lahat naman na nakaupo dyan, puro naman mga kakandidato ulit yan, eh. Naku, eto na. Huwag naman ninyo samantalahin, ano. Alisin nyo yung mukha ninyo.
Alisin niyo lang yung mukha niyo, pakisuyo. Napag oras na tinanggap ng mga kawawa nating mga mamamayan na naepektuhan ni Agaton, paalala lang po ng Commission on Elections. At paalala din po ni Senyor Pacheco dito sa Teka-Teka na yung pong pera na yung pong pinaggagastos niyo dyan, hindi po pera ninyo yan, ha? Yun lang po, hindi niyo pera yan. Pera ng bayan po yan, yung binibigay ninyo. Kaya huwag niyong ilalagay ang retrato niyo dyan. Pwede ko ilagay ang retrato ko dyan, eh. Pera ko yan, eh. Pera ko po yan, eh. Eh, pwede ko ilagay retrato ko dyan. Pero yung retrato nyo, dahil tatakbo kayo, may layunin kayo. Eh ako, gusto ko lang naman na, oy, eto ako, ito po ako, ito po pinakinggan nyo sa radyo. Ganun lang. Ako ganun lang. Ganun lang kababaw ang kaligayahan ko. Eh kayo, pahihingi kayo ng boto, eh. Para piliin kayo. Kaya wag yun yung samantalin. Yan po ang gate ni Comelec, Commissioner George Garcia. Kung nais nyo tumulong ng mga politiko, sa mga biktima ng kalamidad, ibigay na lang po ito ng walang halong pamumulitika. Kung talagang nasa puso ninyo ang pagtulong sa inyong mga kababayan. Ano? Total naman na niya, sa kaban ng bayan po nang galing yung pinagbili niya dyan. Ayan, kaban ng bayan po yan, eh. Kasi state of calamity tayo, eh. Dahil pag state of calamity, magagaling ang pera niyan sa bayan. Sa kaban ng bayan. Kaya kapag may kalamidad, pwede daw pong gamitin ng mga lokal na pamahalaan, lalo-lalo na po sa Cebu, ha? Yun na kapanayam natin. Sabi ko nga, meron na kailangan magpaanam muna kayo sa Comelec. Kailangan, eh. Dahil tumatakbo kayo, eh. So, kung hindi kayo tumatakbo, okay lang. Eh, kaso tumakbo kayo, eh. Kaya yun po babala. Na kung maaari, basta ipaalam nyo lang. Ipaalam nyo sa Comelec, yun lang ang binibigay ng pahiwatig ng Comelec. Ipaalam nyo sa kanila, dahil babala lang po, huwag kayong pasaway. Yung mga kandidato, siya yung mismo ang magpapadisqualify kaya sa inyo. Disqualify ka kayo pag natuklasan na yung binigay ninyong mga ayuda, may malaking retrato ninyo. Ha? Yung mukha nyo pa, pinaganda nyo pa, ha? Para matandaan. Kung ganun, sabi nga ni Comelec Commissioner Garcia, siya ang magdi-disqualify sa inyo. At umiiral po ang tinatawag na election spending ban. Okay, nandiyan na ba? Nandiyan na ba yung ano natin? Port? Wala pa. Makukuha ba natin? Okay, pakitawagan lang natin at alamin natin kung ilan na yung mga nasa mga iba't ibang pantalan na kung saan po alam natin ang mga tao ngayon, nagsimula na po yung pagdagsa niyan nung pang mga nakaraang araw at alamin natin kung siksika na ba? Siksika na ba sa mga pier? Yung mga port natin dyan? Yung mga mag-uuwian host na sasakay po ng mga barko, ng mga ro-ro, ayan. Nasa linya na po natin si GM Jay Santiago ng Philippine Port Authority, General Manager po ng Philippine Port Authority. GM, magandang hapon, buenas tardes. Si Senyor Pacheco po dito sa Teka Teka sa DWIC. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Senyor Ray, at magandang hapon rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapong ito. Salamat po sa pagbibigay daan nyo sa amin sa palatuntun ng Teka-Teka, si Senyor Pacheco, pag-utusan po ninyo. General, General Manager, Jim, ano po balita? Ano po ang ano natin? Ano na po ang latest ngayon sa mga patuloy na pagdagsa ng mga tao sa iba't ibang mga port natin sa buong Pilipinas? Ano ba pinakapuno na? Ang unang magandang balita po, Sir Senyor Ray, nag-lift na po ng suspension sa mga biyahe po ang Philippine Coast Guard simula pa po kagabi. Nako. At tuloy-tuloy na po ang biyahe natin sa mga pantalan po natin dahil wala na po si Bagyong Agaton. Aha. Uh-huh. Para yun po, sinabi na binigyan nyo na ng daan na pwede na kayong sumakay. Yes, tama po, sir. Nagkakapunuan na po yung ating mga pantalan dyan. Well, ang medyo minomonitor po natin ngayon, Senyor Ray, yung pong ating pantalan po sa Matnog, Sorsogon, dahil ilang araw din pong naantala yung biyahe doon. Ayan. In fact, as of kaninang umaga po, mm-hmm, at kagabi, nasa mahigit 4,000 po ang stranded doon at nasa mahigit 1,000 po yung mga sasakyang nakapila. Halos 5 kilometro po ang pila doon, ano? Wow! Dahil naantala yung biyahe. Uh-huh. Pero sa kabutihang palad po, simula alas 11 kagabi, nag-clear na po ang ating Philippine Coast Guard at nagsimula na po ang biyahe kagabi pa lamang po at unti-unti po ay nababawasan na po yung mga pila po doon sa Matnog, Sorsogon. Yung mga na-stranded po yan na tinutukoy niya, GM?
Yes, opo. Kasi opo. Po ang sa aming pagtatala po, meron pong mga nasa 600 po ang nandoon sa Logan Terminal. Uh-huh. At yun naman po mga nakasakay sa mga sasakyan nila, humigit kumulang 3,500 o 3,400. Kasama po dyan yung mga driver, mga helper ng mga truck, opo. At mga nakasakay po sa pribadong sasakyan. Opo. Kamusta naman po yung ano, yung kamusta po yung ating yung Batangas port natin? Ah, Senyor Ray, kagagaling ko lamang po kanina at nag-inspection po tayo doon. Mm-hmm. Binuksan na po natin simula pa po nung kahapon. Mm-hmm. Binuksan po natin yung bagong passenger terminal building sa Batangas. Uh-huh. Ano po to, world class at state of the art po yung ating bagong passenger terminal building. Galing hong 700, kaya na ho nitong mag-accommodate ng 3,400. 3,400 na mga passengers. Opo. And then kanina po na-inspect ko at kinausap ko din po yung mga kababayan natin na patawid po ng Mindoro at ng Romblon. At tuwang-tuwa naman po sila na sabi nila napakaganda po ng bagong terminal natin, malamig ang aircon, maluwang, maaliwalas po. At hindi na siksikan, ano nung dati, nako talaga magsisiksikan kayo ng gusto yan eh. Ayan, at saka kamusta po yung mga roro natin? Well, yun lamang po ang challenge, Senyor Ray, kasi po may mga, ano po, as you know po, nung nakaraang bagyong Odette, marami po tayong mga barko na, ano po, no, na ika nga, lumubog, uh-huh. O na, mm-hmm. ano po, no, mm-hmm. na nasira. Opo. So hanggang ngayon po, medyo kulang po tayo sa mga barkong bumabiyahe. Mm-hmm. Particular din nga po dyan sa, ano po, no, in general po, talagang nabawasan po yung mga barkong bumabiyahe dyan. Katulad po dito, na-check ko po kanina sa Batangas, ang biyahe po kasi dyan papunta pong Mindoro, meron pong papuntang Katiklan, meron pong papuntang Romblon. Meron nga po ako nakausap ng mga papuntang Romblon na isa lamang po ang biyahe araw-araw. Okay. So talaga po kailangan magdagdag pa po ng mga barkong pasahero po. So aabot pa ba yung dagdag natin para hanggang Biyernes Santo yan o hindi na makakaya? Mukhang hindi na po, Senyor Ray, kasi mm-hmm. Medyo ano po yan, ika nga, ibig ko pong sabihin, talagang kailangan mag-deploy po ng mga bagong barko. Okay. Ang mga shipping lines po natin. Either ma-repair na po kaagad yung mga nasirang barko o sila po ay mag-deploy ng mga bago o mga bumili ng bagong mga sasakyan pandagat. De, alam na kaya ng mga pasahero natin na sumasakay ng mga barko na may kulang na ang barko at hindi na kayo ma-accommodate lahat yan. So, dapat alert sila lahat, na-informata natin sila na ng maaga. Well, yun nga po ang sinasabi po natin doon sa mga shipping lines, ano, at nananawagan din po tayo sa mga kababayan natin, mm-hmm. na number one po, bago sila pumunta sa Pantalan, maaari naman po silang mag-pre-book, uh-huh. at maaari naman po silang mag-bubili ng mga ticket online, okay. ano po. Mm-hmm. Wag po, sabi po nga namin, wag sila pupunta sa Pantalan at magbabakasakali sila Nako. Na makakabili ng ticket. Mga chance passengers na tinatawag natin. Chance passenger yan, Jim. Mm. Dahil yan pong chance passenger, medyo alanganin ho yan, lalong-lalo na sa mga panahong ito. Dahil pag naunahan ka na pong nakabili ng mga ibang pasahero na mm-hmm. nabili online, wala ka na po talaga nga abot ang ticket doon sa Pantalan at napakalaking inconvenience po niyan dahil maghihintay ka. Okay. Kung kailan po yung susunod na biyahe, hindi po natin alam mm-hmm. kung yung susunod na biyahe meron pa po nga, may bakante. Okay, GM, binigyan nyo ng green light ang lahat ng mga barko sa iba't ibang lugar. Tama ba? Kung mayroong green, wala tayong Philippine exemption, lahat ba, northern, yung mga pati ba yung naepektuhan ng bagyong Agaton, may biyahe? Well, ang Philippine Coast Guard po, Senyor Ray, ang nagbibigay po ng clearance kung babiyahe na po. Uh-huh. So sa pagkakaalam ko po, lahat po ng mga areas na apektado po ng bagyong Agaton, nagbigay na po sila ng green light ang okay. Philippine Coast Guard mm-hmm. para makabiyahe na po yung mga barko. I see. So bandang salita, wala pala tayong pilili na rito na so kahit na sabihin natin na saan tayo yung lugar na yan, pwede hong magpunta yung mga taga roon. Okay? Tama po. Bukas po ang mga Pantalan. As long as meron pong biyahe ang mga barko, bukas po ang mga Pantalan natin. Okay. Maraming salamat sa binigay yung impormasyon sa amin ngayon, General Manager Santiago. Kaugnay dito sa mga biyahe ngayon na alam po natin na talagang kasagsagan sa dahil hindi po natin maiiwasan sapagkat ngayon ay tradisyonal na Semana Santa. Ito yung nakagawi ang tradisyon ng ating mga sambayan ng Pilipino na pag ganitong mga panahon, talagang uwian dito, uwian doon, at dito ang mga picnic at mga para bang
reunion ng mga pamilya sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga Kabisayaan at Kamindanawan. Maraming salamat, Jem. Maraming salamat po, Senyor Ray, at mag-ingat po kayo lagi. Advance Happy Easter po sa ating lahat. Salamat din po. Mga kaibigan, si General Manager ng Philippine Port Authority sa katawan po ni Ginoong Jay Santiago. Nagatid sa ating orasan, alas 4.31 na po, dito pa rin sa Teka-teka, si Senyor Pacheco magbabalik pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 31 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Teka-teka, si Senyor Pacheco na! Buenas tardes po ni mga amigos at mga amigas, si Senyor Ray Pacheco pa rin dito sa Teka-teka. Ngayong araw na ito ng tradisyonal na Merkoles Santo at 13 ng buwan ng Abril. Ayan. At siyempre, ngayon po ay gaya po ng binanggit namin sa inyo, medyo matraffic na mamaya. Malalaman nun natin sa ating kalagayan ng mga trapiko natin dyan sa mga malalayong lugar, sa lalo-lalo na sa patungong norte. Kanina naman, by sea tayo, mamaya by land. Pero anyway, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng daigdig. Unahin lang natin sina Joe Bungkayaw, good afternoon senyor, from Stockholm, Sweden. At saka sina Elizar Caspillo and family from Perth, Australia. Alam nyo sila, naka-quarantine. At 6,000 per day ang kanilang kaso ng COVID. Senyora, ha? Sa Australia po yan. At yun po ang mga nire-report sa atin. At syempre, anyong sayo, si Jonelle Beltran. At nang sinasabi niya, kamukha ko raw si Lee Min Ho. Hindi ko kilala ho yun sa Korea. Maraming salamat sa South Korea po yan. At si Aileen Giang Castro. Senyor Pacheco, good afternoon. Listening from Dubai. At ganoon din po si... sino ba to? Ito, si Carlos C. Teka, still no one from Taiwan. Sheshe. Yan, inunaw natin muna yung mga taga-ibang bansa. Yan lang po nakita natin kagad eh. Okay, siyempre si Jonelle Beltran. Ay, yun na nga, sa South Korea. Si Calix Velasquez, ayan, maraming salamat. Si Jerry Villares Guerra, may kawayan Bulacan, maraming salamat din. Siyempre, mga taga-may kawayan na, kasama na dyan sila sa tour. Sila Baby Lee, at si na Mercado at si Mami Rose. Good afternoon, Senyor Ray from Binondo, Manila. Mayong hapon mula kay Changli Kudesya, Champaka General Santos. Si Joy Kumampink, ayan. Raquel Directo Del Mendo, ayan. At sino ba ito? Marie Kailer from Hong Kong, ayon, Janet Alegre D, Alan Halupit from Quezon City, Tandang Sora, Quezon City. At ganoon din, humahabol itong mga taga Batangas. Ha? Good afternoon, Senyor Ray. Please greet my son, John Emmanuel Jemuel C. Baltazar. A happy viewing of Barangay Santa Monica, San Luis, Batangas. Maraming salamat po. Alay, magandang hapon sa inyong mga Batanggenyo. Diyan po sa Batangas. Ayan, at si Angel Loredeja from Malolos, Bulacan. Ramon Abadillo from Santa Rosa, Laguna. Jovic Albalquinto ng Jensan. Si Gloria Pugao Pacaira from Binondo, Maynila. Ayan. Si Ramon Abadillo, na nabasa naman natin to. Ayun, nakuha na natin. Tolentino Noel. Ayan. Nelson Malinaw. Ayan. Maraming salamat, ha. Maraming salamat po. At nabasa na natin. Ricardo de Guzman, Rino Rivera, Angelo Redaja. Ayan, ng Malolos. Okay. Salamat po. At ngayon ay nasa linya na po natin ang NLEX at alamin natin kung ano naman ang lagay ng biyahe ng siyempre pagdating sa NLEX, yan puro matutulin yan. Pero kahit na matutulin ngayon yan, sa biyahe ngayon, medyo magkakaroon ng slowdown yan. At this point siguro, probably, dahil nga din sa lahat po ngayon, may mga nag-half-day na, pauwi na sa kanilang mga lugar. Diyan po sa may area ng Luzon. Kaya tingnan natin ang North Luzon Expressway Corporation sa katawan po ni Senior Manager, Mr. Robin Ignacio. Buenas tardes, Senior Ignacio. Si Senior Pacheco po ito sa Teka Teka sa DWIZ. Yes, sir. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig. Kamusta na po ang daloy ng mga sasakyan natin, lalo na yung mga patungo lahat sa mga probinsya, private at mga buses natin, yung mga pampublikong mga sasakyan natin na lumalarga ngayon ng malalayong lugar dyan sa norte.
Yan. Yes, sir. Mm-hmm. Sa ngayon po, namomonitor po natin na tuloy-tuloy pong may konting pagpila po dito sa ating mga cash lane po natin dito sa may Balintawak, Karuhatan at saka Mindanao Toll Plaza. Itong tatlong toll plazas na to, papasok po sa NLEX pa norte. At lagi po yung cash lane, lagi ang puno, no? Laging ganun, ano, Mr. Yes, Ignacio? Sir. Meron po. Baga hindi natin maiwasan. Kahaba ngayon, sir. Opo, hindi naman po ganun kahaba. Marami po din sigurong dumadaan ngayon ng RFID. Ano po, makikita natin tuloy-tuloy yung mga pumapasok. Kaya po, wala po bang sumasablay sa RFID natin? Sa RFID natin? Wala naman po tayo namomonitor na may problema pa po. Mm-hmm. Kaya po, dito po, pagsapit ng Valenzuela area hanggang may Kawayan, meron na po talagang slow moving po tayong traffic, ano po, kagaya ng nabanggit po ninyo ngayon. Bakit doon sa may, bakit doon sa may Kawayan na yun? Bakit doon nagkakaroon ng slow pacing ng dalan ng sasakyan? Kasi po yun na napapansin ko mula umaga hanggang mamayang gabi, pag-uwi ko, dadanaw ko diyan, yung may Kawayan area na yan, lagi mag-slow pacing, ano? Opo. Sa ngayon po, umpisa po dito sa may Valenzuela area, mula po dito sa kung saan nagko-converge po yung ating volume na guys. Ayun. Balintawak, Kurahat, Karuhatan at saka Mindanao po. Magkasabay yan. Nagsasabay sila. Opo, tama po. Dito po nagsasama-sama yung tatlong papasok ng expressway pa norte. Kaya parang nagiging... kaya tuloy, Jim, nagiging parang ano, parang nagiging imbudo dun sa may bandang area na yan, ano? Tama po yung description po natin. Pero tuloy-tuloy naman po yung daloy ng traffic natin. Lang puno po talaga yung expressway ngayon. So hanggang makalampas po ng may Kawayan, bibilis po yung ating daloy ng traffic. Makarating po tayo dito sa may San Fernando, meron pagbagal konti kasi kanina meron po minor accident pero na-clear naman po kagad. At paglampas naman po ng San Fernando, tuloy-tuloy pa rin po hanggang dito sa kabuuan ng SCTEX. Maayos pa naman po yung daloy ng traffic natin, maging pagsapit po natin dito sa Tarlac Toll Plaza, yung huling toll plaza po ng Panorte dito sa SCTEX. Maging doon sa papuntang Subic, mabilis pa po yung ating daloy ng traffic. Hanggang Clark, pati yung sa Clark. Opo. Okay na rin. Yes, sir. Mm-hmm. So far, yan lang naman ang pinaka-way natin na talagang nakikita natin dyan nagkakaroon ng parang hindi natin maiwasan na doon nagsisiksikan, yes, na dahil nga sa dalawang entry, no? Yung Balintawak. Opo. Tatlong entry po. Oo. Tatlo. Karuhatan po yung... May karuhatan pa pala, no? Karuhatan. Galing Maynila po yun, sir. Opo. Puro galing sa Maynila yan. Opo. Yung pabalik naman ho natin, yung Bukawi exit. Ganun opo, lagi, laging puno lagi yan, ano? Opo, meron din pong laging nakapila dito sa cash lane natin, pero mabilis naman po ang dali dun sa RFID lane. At masasabi po natin na hindi pa po ganun kataas yung volume natin doon. Oh, kasi pabalik ang yun eh. Ang ating southbound ngayon, mas light po yung southbound natin. Tama po. Okay. Panorte. Ang tabayanan nyo yan, mga Lunes. Ngayon o, puro dito. Sunday afternoon po. Sunday afternoon. Sunday afternoon yung nararamdaman yan. Madaling araw ng Monday. Ayun, mga nag-uwian na. Mga nag-uwian na yun, manager. Yes, pag oras na ng mga bandang linggo pala. Linggo pala ng gabi yan na po puno, no? Ako, meron na po umuwi ng Sabado po. Pero ayun. Parami pa rin po yung linggo. Linggo, I see. Yes, at yun naman ang lagi nakikita nating flow. Ano? Yes, kasi kasi lalo na ngayon pinahintulutan ng mga provincial buses, mas tiyak na nadagdagan ng volume ng sasakyan ngayon sa NLEX. Yes, sir. Marami-rami na po tayong nakikita mga bus na bumabiyahe ngayon. May statistics ba kayo ngayon at this point kung mga ilan yan everyday? Yun ang wala pa po kami. Wala pa. Okay, so far. Pero at least nakita natin na mas dumaki ang volume na magula nung paintulutan na itong provincial buses natin, maliban pa sa mga bumabanga bumibiyahe natin mga mahabang mga 10-wheeler na mga sasakyan. Ay, opo. Yan po yung mga trucks po naman. Yan ang mga nakakadagdag talaga siksikan ng trapiko natin dyan sa NLEX. Yes, sir. Kamusta naman po ang mga aksidente natin? Wala namang... Lang po nabanggit ko kanina na mayroong isang minor accident sa may San Fernando. Mm-hmm. Pero yun, minor po, wala naman po nasaktan. So mabilis po na clear. Opo. Luckily po, yun. Wala tayo masyadong naritadalang mga
insidente. Mga hindi naman mga ika nga, hindi naman laging madalas na may mga ganyang problema. Pero yes, ganito sir. Ba mananaranasan niyo ba kapag ganito dumasapit itong mga traditional itong traditional na Semana Santa? Mas nakakaranas ba tayo ng aksidente o masasabi naman natin nagkataon lang 'yon o ito naman mga pagkakataon nito ay hindi naman Oh, hindi talaga. Pagka ganito po talaga, sir, parang nakikita natin sa statistics natin, dumadami din po habang okay. Marami yung sasakyan. Pero ang kagandahan lang po talaga, minor lang po yun. Ayun, yun ang gusto ko mapakinggan. Hindi po talaga yung... Mga major na mga problema, nakakatakot. At least na-minimize na natin pala yan na Mr. Dabo Manager. Po, dahil kasi noong dati, Mr. Ignacio, di ba? Nung dati talagang yes, taon-taon, pag oras na ano, titindi ng mga aksidente natin, marami namamatay, di ba? So ngayon na ila... Lalo na kung mabilis po yung traffic po, mm-hmm. talagang mas grabe po yung aksidente na opo. Nangyayari. Okay. So okay. Par ngayon, yun ang maganda natin na report na natanggap. Na malaki yung ba? Kamusta po ba ang mga RFID natin? Wala namang problema na ngayon yan. Opo, sa ngayon, dahil malaking improvement na po yung ginawa natin sa ating mga readers, ganun po yung system, at saka yung mga sticker. So, wala halos tayo na ririnig ngayon na mga daing. So, meron at meron din po yan, pero malaki po talaga yung ibinaba ng ating mga ayun. Concerns when it comes to RFID po. I see. Thank you so much for that report, Senior Manager ng NLEX, Mr. Ignacio. Salamat po yes, sa inyong pagbibigay din. Magandang hapon din po. Okay. Mga kaibigan, si Ginoong Robin Ignacio ng NLEX Corporation, siya po ang Senior Manager na nakapanayan po natin kaugnay dito sa flow ng trapiko ngayon sa mga sandaling ito hanggang sa mga nung bago nag-uwian na po ng kasagsagan ng uwian ng mga tao ngayon sa mga probinsya, partikular na po dyan sa Norte. Nagatid sa ating orasan, 52 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Mamaya po, may mga report tayong tatanggapin pa rin mula sa mga kagapay natin, ang mga bumubuo ng reportorial team ng DWIC. Ang tabayanan po ninyo, senyora, habang sa ngayon ay patuloy kami nagpapaalala sa inyo na dapat po ay pinalalahanan pa rin namin kayo sapagkat ito po ay nanggaling mismo sa Department of Interior and Local Government, sa mga lokal na pamahalaan at ganoon din sa ating mga kapulisan na ipatupad ang minimum public health protocols kontra COVID-19. Pero ulit-ulit po natin yung gagawin. Talagang wala po tayo magagawa. Dahil po, inaasahan po natin talaga ang pagdagsa ng publiko sa iba't ibang lugar kasabay na po nitong paggunita ng tradisyonal na Semana Santa. Samantala, meron pong report tayong tatagapin mula kay Jemark Dagala, Pulis, Sugatan, matapos mabaril ang sarili. Sobra naman to. Ang sarili niya, binaril niya. DWIZ Patrol Report. Hey, tignan natin ang report mula kay Patrol 9, Jemark Dagala. Jemark, buenas tardes. Buenas tardes, senyor. Inoobserva na sa Philippine National Police o PNP General Hospital. Sa loob ng Campo Crame, ang isang pulis matapos na aksidente, mabaril nito ang kanyang sarili. Habang... paano niya nabaril yung kanyang sarili? Nasaan ang baril? Nakalagay ba yan sa kanyang ano, sa hulukbutan niya o doon sa ano, sa lalagyan niya? Ito na nga, senyor. Kinilala ang biktima na si Police Senior Master Sergeant Clifford Ventura na nakatalaga sa Police Security and Protection Group o PSPG. Batay sa ulat, ang Quezon City Police District o QCPD Station 7, alas 10:15 kanina umaga na mangyari ang insidente sa loob ng sinasakyang kotse ng biktima na nakagrahe sa unang palapag ng multi-purpose parking ng kampo. Ayon sa kasamang driver ni Ventura na si Police Chief Master Sergeant Dennis Venus, may hinahanap itong si Ventura sa kanyang clutch bag ang kung saan doon nakalagay ang kanyang baril ng aksidente pumutok ito. Nako! Sa clutch bag pumutok? Oo. Ano yun? Nakalabit niya? Malamang at hindi ito nakalock. O baka hindi nakalock. Ayun nga ang tinitignan din sa... Naikak niya na naipasok na doon sa kanyang clutch bag. Oo. Ako? Nakalagay sa kanyang clutch bag yung baril at may hinahanap siya doon sa loob nang aksidenteng pumutok ito at tinamaan siya sa kanyang dibdib. Tinamaan sa dibdib? Tinamaan sa dibdib, senyor. Malamang... fatal ba? Fatal? Nakaumang pataas yung nozzle. Okay. Yung umanga ng baril. Okay. Service parameter. So, parang padaplis lang sa dibdib? 9mm. Padaplis lang ang tama sa dibdib? Sa dibdib ang tama nito. Oo nga, delikado yung dibdib eh.
Oo, kaya ngayon ay binibigyan na to at ngayon ay tinawag yung mga pulis na naka-assign dun sa multi-purpose parking at para isugod dun sa PNP General Hospital. Okay. At sa ngayon nga ay patuloy ito inoobserbahan at patuloy din ang sinasagawang imbisikasyon kaugnay nga dyan sa insidenteng yan. Okay. Patuloy na yung J-Mark. Tagalan ng gulat sa ipilang may todo lakas. Dito buday. Okay, maraming salamat, J-Mark Dagala. Ang ating Patrol 9, kaugnay pa rin dyan sa report na yan. At bahagi ng ating palatuntunan dito pa rin sa Teka Teka, si Senyor Ray Pacheco pa rin. Nagkatid sa ating orasan, 56 minutes past the hour of 4. English yun ah. 56 na minuto. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ito pa rin po ang Teka Teka, si Senyor Pacheco pa rin. Ang inyo pong kaboka-boka, kabeso-beso, senyora. At kaugnay po dito sa... Binabanggit namin paggunita ng tradisyonal na Semana Santa. Paulit-ulit po kami ha. Muli pong hinikayat po ng kagawaran ang mga Katoliko. Naku, hindi daw maiwasan ha. Nasa lubong daw yung mga nagpipilitensya. Talagang ayaw paawat yung mga nagpipilitensya. Hindi umaawat. Dapat po natin sundin siguro na sinabi ho, hinay-hinay kahit na ho, traditional na Semana Santa. Kasi hindi nakaranas nga, gusto din ang masubukan. Mahirap po yan. Para tayong Kapampangan, subukan pa mo para mabalo. Pero pag nasubukan natin, delikado yan. Alam niyo naman, pinangangambahan pa rin na sumirit itong kalagayan natin ng COVID-19. Hindi ho natin maiiwasan yan, senyora. Dahil nandyan po lagi ang pangamba natin at sa gitna pa rin tayo ng pandemic. Kaya kumaari lamang po mentas pinipigil lalo nang gigigil. Palagay ko may magpapapako sa krus pa rin, itutuloy pa rin yan dyan sa tradisyonal na ginagawa nila sa Pampanga. Hindi naman kayang pigilin ni Padre, ha? Ni Senyor Padre. Ayun ang problema natin. Hindi na raw naman na mapigil. Marami daw silang nasa lubong na nagsagawa na ng tinatawag na pagpaparusa sa sarili. Kasi nga pinarurusahan niya yung sarili niya. Hindi naman, nakakatulong daw yun . Dahil kasi para daw pagpapakita daw niya yun ng kanyang, yun daw ang kapalit ng kanyang, na gumaling daw yung kanyang mga mahal sa buhay, kaya magpapakahirap siya. Medyo kung gagamitin yung isip nyo, baka sakaling mag-isip-isip kayo ng konti, palawakin nyo pa ang isip nyo, hindi naman yun ang ganun ang gusto ng Diyos. Para gumante kayo sa Diyos sa kanyang ginawa sa inyo. Di ba? Napahihirapan yung sarili nyo. Ayon nga ng Diyos tayo, magpakahirap sa sarili natin. Ang gusto niya, sumunod lang tayo sa kanyang gustong gawin natin na gusto ng Diyos. At hindi yung ginagawa natin, yung gusto lang natin. Dahil iniisip nyo, maiipsan yung ating ginawang tulong sa atin ng Diyos. Hindi po yan ang inihingi ng Diyos sa atin. Gumawa na ho tayo ng mabuti. Lahat po mananatili sa level 1 ang Metro Manila hanggang sa katapusan ng Abril. Ayan po ha. At ito po ang napaganaman natin kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar. At nagdesisyon po ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Maliban po sa NCR, nako, marami nang inilagay sa alert level 1 ha. Mula Abril 16 hanggang 30 ito. Abra, Apayao, Baguio City, Mountain Province, Kalinga, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan City, Cagayan, City of Santiago, Isabela, Quirino, Angeles City, Aurora at Bataan. Maging ang Bulacan po, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, Rizal, Marinduque, Puerto Princesa City, Romblon, Oriental, Mindoro, Catanduanes, Naga City, ang dami nito, puro inilagay sa alert level 1 ha. Ayan po, hanggang Surigao del Sur na po ito. Gayun din yung ilang siyudad at munisipalidad ng Aritao, Nueva Vizcaya, Basud, Camarines Norte,
Antique, New Lucena, Iloilo, lahat po. Ibig sabihin, halos lahat isinailalim na po sa Alert Level 1, maliban po sa Metro Manila, kung saan ito po ay hanggang katapusan ng Abril. At dito po tayo, pansamantalang nagtatapos ng ating palatuntunan, at bukas po, bakasyon muna ang DWIC. Wala ho kayong mapapakinggan, at hanggang sa linggo na ho, ang balik ng DWIC. Umaga po ng linggo, ang balik po ng DWIC. Sa lahat po na patuloy na nakatutok, nanonood, at sa magitan ng YouTube at Facebook, muli po namin kayong inaanyayahan para dito sa todong lakas na DWIC 882. Simula po sa linggo ng umaga ang balik namin. Maraming pong salamat si Señor Pacheco. Dito pa rin sa Teka Teka nagsasabing, don't worry, be happy. Hanggang Lunes. Adios. Teka Teka, si Señor Pacheco na.